Dahil sa maagap na pagtugon ng mga lokal na pamahalaan, walang naitalang nasawi ang National Disaster Risk Reduction and Management Council ng manalasang Bagyong Neneng sa bansa. Sa datos po ng NDRRMC, nasa halos 28,000 ang naapektuhan ng bagyo sa Regions 1, 2 at Cordillera. Si Kenneth Pasyente sa report. Sa kabila ng pananalasa ng Bagyong Neneng, walang naitalang nasawi ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa Northern Luzon. Ayon kay NDRRMC spokesperson Undersecretary Rafi Alejandro, zero casualty sa Cagayan at Ilocos Norte dahil sa bagyo. Bunsod na rin anya ito sa pagpapatupad ng preemptive evacuation sa mga apektadong lugar. Pero dahil sa ulang dulot ng bagyo, ilang lugar ang nalubog sa baha. Sa huling tala ng NDRRMC, umabot sa 59 na lugar, karamihan ay sa Cagayan, ang nabaha. 14 sa mga ito ang humupa na, habang patuloy namang humuhupa ang tubig sa ibang lugar. Kasama na dito yung Kabikungan River, yung sa Claveria, no, na medyo tumaas dahil po sa mabilis na pagbaba ng tubig galing sa Apayao, no, or sa higher sa mga bundok. So yan po ang isang effect na namomonitor natin. Higit 7,000 pamilya naman ang apektado ng bagyo o katumbas ng mahigit 27,000 individual. Mula yan sa 160 barangays sa Regions 1, 2 at Car. Habang halos 1,000 katao pa ang nananatili ngayon sa 35 evacuation center. Meron pong 23 roads and 12 bridges na naging not passable dahil sa bagyo, no? Karamihan dito because of flooding. Kasama na dito yung yun nga sa reported sa Claveria, nagkaroon ng scouring yung mga entrada ng mga tulay, no? Doon sa sentro, kaya naging impassable siya. In terms of infrastructure naman, dalawa pa lang ang reported ngayong umaga. Ito po ay sa Car, sa Benguet. Iginiit naman ng NDRRMC na handa ang sangay ng pamahalaan para sa pag-agapay sa mga apektadong individual. Habang ang DPWH regional offices ay tuloy sa clearing operations at pagkukumpuni ng mga nasirang infrastruktura. Ayon naman sa Cagayan PDRRMO, sa Tropical Depression Maymay pa lamang ay nakahanda na ang kanilang assets sa iba't ibang lugar sa probinsya. Kaya nang tumama ang Bagyong Neneng ay naiwasan na ang malalang epekto nito. Gayunman, hindi nagpapakakampante ang pamahalaang panlalawigan at tuloy ang hakbang para maiwasan na ang pagbaha sa ilang lugar sa probinsya. For the long term siguro sir, what we're calling is matagal ng panawagan ng putihin at mahal namin gubernator ito since 2016 pa is the dredging of the Cagayan River. In fact, sumuporta din ang mayor ng Alakapan diyan dahil nabahanga rin na buong bayan niya yung kanila yung dredging ng Linaw River na siyang naging dahilan sa pagbaba ng Alakapan. Muli namang nakiusap ang NDRRMC sa publiko na ugaliing makipagtulungan sa mga kinauukulan sa panahon ng kalamidad, lalo na at 7 bagyo pa ang inaasahang tatama sa bansa bago matapos ang taon. Kenneth Pasyente, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.